All right. So welcome dealmakers and prospective dealmakers. So ngayon, we have an interview with one of the students of the Dealmaker Crash Course. So she is joining us all the way from Denmark. So very, very fortunate to have her. She's a very diligent OFW. She's working there and at the same time, she's working on building up her resources para makapag-retire siya, makauwi siya dito sa Pilipinas because she wants to still retire here in the Philippines. But still have that flexibility, di ba? So yun yung maganda sa ating mga global Pinoys. Marami kayong options when it comes to retirement and when it comes to your finances. So without further ado, so let me introduce our guest for this session, for this video. So all the way from Denmark, Aimee Berg. And hi, Aimee. Hi, welcome. Oh, thank you. Thank you for the opportunity, sir. All right. So yun. So si nabanggit nga na si Aimee in Denmark. But Aimee, can you give us an idea? Siguro lang, give us a background about yourself. Yeah. Ano yung ginagawa mo ngayon? Ano yung pinagkakaabalahan mo? And ano yung ginagawa mo before bago ka napunta sa real estate? Bago ako napunta sa real estate, first, nag-abroad muna ako. Napunta ako ng Italy. And then, na-meet ko yung mga taga-Abida. Bumili ako ng bahay. Mm-hmm. And then, doon ako nag-start. Tapos, marami kasi akong racket eh. Okay. Marami akong racket. Nagbebenta ako ng calling cards. Nagpapahulugan ako. Nagre-remittance ako. And then, yung mga income ko, yun yung inipon ko para maibili ko ng real estate. Okay. Okay. So, tapos, yun na nga. Dahil, sayang kasi yung panahon eh. Kaya naman ako umalis ng Pilipinas. Kasi nga, gusto ko talagang makaipon. Mm-hmm. Yeah. So ano yung mga ngayon? Ano yung ginagawa mo ngayon dyan sa Denmark? Ngayon, pare-pareho lang. Hindi. Meron akong cleaning company. Mm-hmm. Tapos, meron din akong full-time job. Tapos, ako na rin yung parang yung account, parang bookkeeper sa company namin. Kasi masyadong mahal pagka babayad ko lahat sa babayaran ko lahat yung accountant ko, masyadong mahal. Kaya binibigay ko lang sa kanya yung book ko every 3 months, tapos titingnan lang niya, i-check lang niya. So hindi na ako nagbabayad, once a year na lang. Okay. Ako na rin nagbabayad ng tax, ako na rin gumagawa ng report, ako na rin nagpapasweldo, lahat ako na. Inaral ko lahat. Alright, grabe, sipag mo ah. So kumbaga, meron kang cleaning company. Ito cleaning na to, ano yung mga clients nyo? Mga private house, marami akong private house, tapos may summer house, may hotel, yun. Okay, okay. So, cleaning company. Tapos meron ka pang work sa isang clinic. Ano yung meron work mo doon? Meron pa akong clinic, assistant naman ako doon, naglilinis din. Minsan, namimili ako ng mga kailangan nila. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Service grabe. Assistant. Grabe, ang sipag mo ah. Mm-hmm. So, meron ka ng cleaning company at nagtatrabaho ka pa rin. Kailangan kasi dahil sayang yung panahon. Okay, okay. All right, so so ngayon napunta ka sa real estate, ang una mong property na nabili is sabi mo yung sa Avida. Yung sa Avida. Pero ito yung nasa Italy ka pa. Mm-hmm. Nasa Italy pa ako noon, oo. Bali binili ko siya 5 years to pay yan. Mm-hmm. Tapos nung after 2 years, kabayad yata ako ng equity, tapos binild up na rin nila yung bahay. Okay. Pero hindi ko natirahan. Tapos noon, maraming problema lagi. Tuwing uwi kami, laging sira, ganyan. Tapos, nauso noon yung Airbnb. Oo. Yun, nilagay ko siya sa Airbnb, yung kapitbahay namin, kinausap ko siya. Sabi ko, baka pwedeng mag-caretaker siya sa akin. Tapos, bibigyan ko na lang siya ng 10% sa income. Tapos, kukuha rin ako na mag-clean, yung cleaner. Okay. Para hindi siya. Siya lang yung haharap sa bisita, pero ako rin yung magbubook. Ako makipag-usap sa guest namin. Ako magbibigay lahat ng information kung paano silang makakarating doon. Ganun. Alright, alright. So, kailan mo to binili? Binili ko siya nung 2007. 2007. Alright. Yeah. And then, hanggang ngayon, nasa'yo pa rin tong bahay. Hanggang ngayon, sa akin pa rin siya, oo. Kaso ngayon, sarado ang Airbnb dahil nga sa COVID. Almost a year na.
Okay. Eh, dyan ba? Gano'n ba katindi ang COVID dyan? Hindi naman siya masyadong delikado. Hindi naman. Tsaka mga tao dito medyo malalayo naman kasi yung bahay namin. Tsaka may disiplina talaga yung mga tao rito. Okay. Sige. So at least that's nice to know na sa inyo hindi ganun ka hard hit ng COVID ano, at safe kayo dyan. Doon lang sa mga city, sa big city yon doon. Pero sa amin hindi naman masyado. Yes. So ayun, bakit mo naisip na bumili ng property o bakit mo naisip na pumasok sa real estate? Wala lang kasi nga noon trabaho lang ako ng trabaho tapos pinapadala ko lahat ng pera ko, walang natitira sa akin. Sabi ko, ganito na lang ba ng ganito? Na lagi na lang, tatrabaho ka, tapos yung sweldo mo, yun na lang, mamamasyal ka, magbabakasyon ka, parang pawala ng pawala. Tapos naisip ko nga, sabi ko, parang kailangan yata may paglagyan ng pera ko. Tapos yun, bumili pa ako ng boarding house. Kaya kaso hindi siya naging maganda, nabenta ko rin siya. Ah, okay. Bakit siya naging hindi maganda? Hindi, kasi mahirap kasi pag yung malayo ka talaga tapos walang matinong caretaker. Yes. Yung sabi niya na wala daw mga estudyante pero puno pala, yung ganun. Tapos parang income, tapos parating may sira. So, pero binenta ko na lang siya. Nakuha ko lang yung naibayad ko, ganun. Okay. Saan pala yung location? Una, saan yung location ng Avida? Location una is Santo Tomas, Batangas. Okay. And then, yung padalawa sa Batangas City yon yung apartment, yung boarding house. Okay. So talaga important na ano, no? Kapag mag-i-invest ka sa real estate, lalo na for you, dahil ano ka, wala ka sa Pilipinas, kailangan meron ka talagang caretaker para dyan. Oo. Kailangan talaga. Kailangan yung may malasakit din, yung magmamalasakit talaga doon sa property mo. Okay. Mm-hmm. Eh, paano mo, ano, paano ka pumipili nung caretaker? Eh, yung mga nakatira din doon. Yung malapit lang din doon. Oo. Tapos kinakausap ko na lang. Kinakausap ko sila personally. Actually, yung kagaya nung sa Cavite ko, marami na ako naging caretaker doon. Bali, patatlo na siya. Pero hindi maganda yung naging dalawa. Yung ngayon, yung huli, okay naman siya. Talagang mapapagkatiwalaan mo. Okay. Tsaka binibisita ko rin yung lugar. Inaalam ko rin kung ano ba talaga yung lugar na yon, kung tama bang mag-invest ka doon. Sige, so yung sa, yung nakwento mo sa Cavite, can you give us some details? Kailan mo siya nabili? Tapos magkano? Paano mo siya nakita? After yun nung course natin, sir. Okay. Oo, kasi diba, yung sabi mo, may kailangan may due diligence. Uh-oh. No, after pala nung, kasi nakabili pa pala ako sa Santo Tomas ng Camellia, yung sabi ko sa yun sa Camellia. Oo. Na kumuha ako ng private na appraiser. Siya yung nag-appraise ng bahay sa Camellia. Tapos, tapos ako mismo yung nagtanong sa Camellia kung magkano nga yung price. Tapos nalaman ko ganun pala yung price ng bar. Tapos sabi ko, okay, maganda to. I-negotiate ko siya. Tapos, kinapi ko yung binigay mo sa amin. Naalala mo. Yung binigay mo sa amin na offer to purchase. Tapos, magbigay ka agad ng kailangan. Pag alam mo maganda yung deal, magbigay ka na agad ng earnest money. Mm-hmm. Ngayon, hindi ko na siya inisip kung mapabalik ba sa akin yung pera. 5,000 lang dapat yun. Pero naging 10,000 kasi nakausap nga yung seller. Mm-hmm. Sabi ko, okay lang. At least mawala sa akin yung 10,000. Di bale, madali lang yun. Mm-hmm. Pero maganda kasi yung deal niya eh. Dahil alam kong may kita na agad ako. Doon pa lang sa equity. Okay. So parang kahit wala akong pera, grinab ko na siya. Nagbigay agad ako sa kanya ng earnest money. And then, hindi pa ako nakakapag-loan ng bank. Mm-hmm. Tapos nagbigay ako sa kanya ng earnest money, nilagay ko sa contract, kagaya ng sabi niyo doon sa contract na kailangan maglalagay ka ng specific date kung kailan mo siya babayaran at dapat maka-escape ka if in case na hindi ma-approve yung loan mo sa banko. Mm-hmm. And na-approve naman yung loan ko kasi konti lang naman yung ni-loan ko eh. Okay. Sige. Okay. Para lang ma-guide ng konti yung mga nakikinig. Mm-hmm. How much yung sabi ni Camellia yung value nung mga ganun? Ang value yun noon, 1.3 something, bar lang yun. Wala pa siyang renovation, wala pa siyang extension, basta bar lang siya. Bare. Oh, bare. Oh, yun. Okay. Wala pa siya lahat. Hindi pa siya na-improve. Walang improvement. Pero ano yun? Finish ba siya? May mga tiles ba? O ikaw pa yung maglalagay na?
siya. Meron na. Okay, so wala lang siyang laman. Wala siyang bakod sa harap, wala pa siyang mga kwarto sa taas, yung gano'n. Ikaw okay, pa yung magpapa, ano. Eh ngayon, yung binili ko, yung inalok sa akin nung seller, meron na siyang kwarto sa taas, tatlo yung kwarto niya sa taas. Tapos may extension na rin siya ng kitchen. Okay. Tapos meron na rin siyang garage. So sabi ko mura na yun kasi siguro umubos na rin siya around 200,000 doon. Oo. Eh nabili ko lang siya ng 900. Yung 900, yun yung asking price ba niya? Hindi, asking price niya is 1M. 1M. Tapos, inarat ko lang. Oh, sorry. Ininegotiate ko siya kasi nga, kung ibibent, kasi nakasanla din yun sa banko yata, yung kanya. Kasi may binayaran ako sa banko na 250. Wala na silang pambayad noon. So ngayon, sabi, babayaran ko yung loan yun sa banko and then bibigyan kita ng 400 plus. Tapos, yung rest, babayaran ko siya within a year. Parang deferred cash. Okay. So parang nawala sa akin ano 410 plus yung 250. Oh, so may pera pa ako sobra sa niloan ko sa bangko. Okay. Medyo dahan-dahan lang ah, medyo na ano na wala ako. So 900,000. 900,000 yung napag-agreehan nyo. Magkano yung down payment mo sa kanya? Nag-down ako sa kanya ng 410 kasi 410. Tama na doon yung earnest money. Okay, so nag-down ka ng 410. So, meron pa mga 490 na kulang. So, yung 490, magkano yung loan mo sa banko? Yung loan, yung loan, kasi may kulang pa sila sa banko eh. 250. So, binayaran mo yung 250? Oo, 250. Okay. Tapos, bale, nabigay ko sa kanya. Tapos, yung deferred cash na 20,000 a month, so, bale, 240,000 yun. Ayun. So, bali 900 in total. 900 in total. Tama. So, kumbaga, ulitin lang natin. Ha. So, 900, para sa benefit ng mga nakikinig. So, from 900,000, so, yung una, 1 million yung asking price. Tapos, na-negotiate down to 900,000. So, yun yung value ng marunong kayo mag-negotiate. Diba, nababawasan yung equity na binabayaran nyo. So, from 900,000, nagbigay si Aimee ng 410,000 na down payment. Yeah, kasi meron naman siyang pera. So, yun yung advantage. Kapag meron kang pera, pwede kang magbigay na medyo mataas-taas na down payment up front. So, meron pang kulang na 490. Tapos, merong balance yung seller na 250,000 na binayaran ni Aimee. So, 490 minus 250, meron pang 240,000 na balance kay seller. Na pumayag si seller, natatanggapin niya yon ng deferred cash. So, 20,000 per month for 1 year. So, 20,000 times 12, 240,000. Okay, so, maganda. Sobrang, ano, maganda yung nice structure mo. So, ngayon, magkano na kaya yung value nung ganong bahay? Ngayon, ang value niya ngayon is medyo bumaba ngayon eh. Mm-hmm. Pero, meron akong inialokan siya nun kasi gusto ko siyang iparento-own. Okay. Bigay ko sa kanya ng 1.6. Oo. Gusto na niyang kuhanin yun ng 1.6 rento own. Kaso nga, nakuusap tong binilhan ko na kung pwede, magre-renta na lang sila. Sila na lang yung magre-renta. So, pinarentahan ko na lang. Kasi, inisip ko kasi long term. Oo. Kasi kung ibebenta ko siya, sayang naman. Kasi hindi ko pa naman siya kailangan ngayon eh. Ang kailangan ko, 5 years from now, sa retirement to. Kaya sabi ko, at least may monthly income na ako. Right. Okay. So, kumbaga, yung nagre-rent ngayon is yung dating seller. Oo, yung dating seller. Okay. Kasi yung biniling bahay, may bahay din silang binili, kaso hindi pa yata tapos. Hindi pa tapos. So, parang nabigay ko sa kanya, imbis na magbabayad ako sa kanya ng 20,000, yung sa deferred cash, naging 14,500 na lang kasi 5-5 yung renta nila noon. So parang bumaba pa rin siya doon sa selling price. Okay. Usapan namin yung 1 year from January to December. All right. Yeah. Okay. Pero binigyan ko siya ng contract doon sa contract namin na after a year, magtataas ako ng rental. Mm-hmm. Kasi nga, sabi ko, masyadong mababa yung 5-5.
Yes. Compare sa mga sa Camellia kasi medyo mahal na rin doon. So binigay ginawa ko siyang 7,000. Pumayag naman siya tapos sa kanila ang association dues. Okay. So hanggang kailan yung contract na 'yan? Ang contract nila hanggang December ngayon hanggang this December. Year. So after December magiging 7,000 na. No, 7,000 na siya ngayon. 7,000 na siya ngayon. From January 2019 to December 2019, 5-5 lang yon. So, binibigay ko sa kanya, instead na 20,000, 14,500 lang. Mm-hmm. Kasi nililet ko na yung rental nila eh. Yes, yes. So, tapos, mula nung January to 2020, 7,000 na yung renta nila. Okay, okay. Yeah. Kasi so, nilagyan ko na ng structure na every year, nagtataas yung value ng rental. Yes, yes. O, pwede naman yun eh. Sige. Yung location na yan, Cavite, saan banda sa Cavite yan? Sa Tansa, sir. Tansa. Okay. Mm-mm. So, meron din palang... Oo. Medyo di ako familiar sa Tansa, pero malayo yun, di ba? Malayo siya. Sabi nila, pero malapit lang siya. 20 minutes lang from MOA Center. Talaga? 20 minutes lang from MOA. Okay, okay. Mabilis lang siya. Pag sa Maynila ka mang gagaling. Oo. Okay, okay. Sige, kasi sa akin malayo dahil Marikina ako eh. Kaya hindi ko ma-imagine na kumuha dyan. Pero alam mo, bilib ako sa'yo ha, na kahit malayo ka sa Pilipinas, di ba nakakapag-ipon ka ng properties, nakakahanap ka ng mga tutulong sa'yo, ng mga caretaker. And yun pala, paano mo pala nakita itong property na to sa Cavite? Nakita ko siya sa, ano ba to? Lamudi? Hindi naman Lamudi. Meron pang isa. Okay, meron so online pang, lang. Online lang, oo. Oh. Tapos kinausap ko, agent pala yon. Hindi kasi ako nakikipag-usap sa agent. Gusto ko direct sa owner. Ayoko makipag-transact. Okay lang na may agent. Tapos, usually nagbibigay talaga ako sa agent. Mm-hmm. Yung binibigyan ko siya ng parang ano kasi nga pinakilala niya ako do sa owner. Binibigyan ko siya ng 5,000 yata binigay ko do sa agent na 'yon. Okay. Ngayon kung magpa-commission pa siya doon sa seller, nasa kanya na 'yon. Pero ako gusto ko direct ako makikipag-negotiate sa seller kasi magagawa ko yung gusto ko. Yes, yes. Sa seller Okay, no? Magandang ano 'yan, ha? Magandang tip 'yan ha? Na bigyan mo na lang ng pera yung agent para ikaw na indirectly na ano. Na makipag-negotiate. Okay, so kahit ako may bago ko natutunan sa'yo. Alright, so siguro ano lang, can you give us an idea, more or less mga ilan na yung properties na na-accumulate mo through the years? Teka muna ha, kasi meron ako rito. So Wellington, meron akong 6 na ngayon. Okay. 6, tapos yung isa, sang latira siya. Aha. Kasi hindi ko pa siya nabibisit kasi ayokong bumili nang hindi ko nabibisita yung binibenta niya. So ngayon, sabi ko sangla lang kung gusto mo, sangla tira, pero kukunin ko na yung property. Tapos okay. Ngayon, may renta na rin doon. Okay. And then, may pre-selling din akong binili. Mm-hmm. Sa Santo Tomas, 3 din yun, magkakatabi siya. Okay. From SMTC yata ang developer niya, 3 yun. Okay. Bali next year ang turnover niya deferred cash, walang interest. Mm-hmm. Tapos may dalawa ako sa Quezon. Mm. Okay. Tapos meron din ako sa Tagaytay, yung bago ngayon, Clifton. Okay. Okay. So, yun, may isa ako doon. Tapos meron ako sa Laguna na isa. Yun lang. All right. Alam mo, ano na yan? Pwede na yan, no? Pwede na yan pang retire. Lalo na kapag nagsimula na ma-turnover yung mga pre-selling na nabili mo. So, yan. Sige. Continue mo lang na mag-accumulate ng properties. Siguro later on, pwede rin na magbenta ka ng ilan to get a bigger property. Pero that's really up to you kasi alam ko naman na alam ko naman meron kang diskarte pagdating sa real estate. Ayan. So last 2 questions na lang. Paano nakatulong sa iyo yung Dealmaker Crash Course? Na nakatulong yun sa akin dun sa due diligence na sinasabi niyo. Yung sabi niyo, trust but verify. Okay. Yeah. Okay.
siyempre ang seller talaga lahat sasabihin niya, ganito, ganyan, maganda yung property ko. Pero kailangan i-verify mo pa rin kasi malaking pera. Di bali na nga bumili ka ng, di bali nga sabi nga nila, di baling ma-miss mo yung magandang deal kaysa naman bumili ka ng bad deal. Diba? Yes. Okay. Ayun. Tapos, yung mga documents na binibigay nyo sa amin, tapos kung ilang percent ba dapat ang babayaran mo pagka magpapatransfer ka ng title, yung mga ganon. At saka, maganda rin siya kasi maganda yung may mentoring talaga. Kasi kayo nang galing na kayo dun eh. Alam nyo na. Alam nyo na yung mga pasipat-sikot sa business. Pag mga nag-i-start pa lang, dapat talaga ang pupuntahan nyo, kakausapin nyo, yung mismong nandun na. Nakarating na doon sa gusto mong puntahan. Yun yun. Alright. Para hindi ka mahal kasi malaki rin pagka yung ikaw lang mismo, yung experience mo lang, yung kulos. Kailangan ako na lang. Malaking pera yun. Bakit kailangan mo mag-ubos ng pera kung meron ka namang teacher, kagaya nyo, na magtuturo. Yun. Alright. Salamat, salamat. Kung sakali ba, i-recommend mo ang Dealmaker Crash Course sa iba nating... Of course. Yes, sir. Yeah. Marami right. Kayong natulungan. Isa na ako doon. Yeah. Maraming salamat. At siguro, malay mo in the future, ikaw naman na magturo, di ba? Lalo na doon sa mga kapwa. Kapwa mo OFW. So kung halimbawa, kung meron ba mga OFW na nakapanood nito, pwede ba silang say, mag-message sa'yo, magtanong-tanong? Of course. Marami na po. Kasi marami na rin akong natulungan. Marami na rin akong ginagawa ng mga contract, sample contract. Para lang, yung pag-aaralan lang nila. Parang sample lang. Pero sila yes, pa rin yes. Dapat talaga magde-decide. Yes, tama. Kasi dapat meron kang plano. Ano ba talaga yung plano mo? Anong gusto mo? 5 years from now, 10 years from now, dapat may plan ka. Hindi pwedeng bibili ka lang dahil gusto mo. Dapat may plano ka. Okay. Mm-hmm. Ikaw ba, ano ba yung plano mo? Bakit ka nag-i-invest sa real estate? Yeah, alam niyo naman yun, to retire. Yes. Early. Para ma-enjoy ko rin yung buhay ko, makasama ko yung mga anak ko, yung gano'n. Para may time ako sa family ko. Matulungan ko rin ibang OFW. Alright. Ay, yung mga anak mo ba nandito pa rin sa Pilipinas? Nandito na sila lahat sa amin. Nandito na. Nag-i-invest na rin. Ito, oo. Ah, pati yung mga anak mo nag-i-invest na rin, ha? Nandito sila lahat, oo. Yung tatlo. Alright. Well, nakakatuwa naman. So, pamilya na kayo ng mga investor. Alright. Pati asawa ko, marunong na rin siya ngayon. Nag-i-invest na rin siya. Alright. Ang asawa mo ba, Pinoy? O foreign? Hindi. Asawa ko po, Dane. Danish siya. Pero mayroon kong bahay dito na yung sa kanya, ni-renovate namin. Kami lang mag-asawa nag-renovate. Ako lang gumawa ng mga salon niya, lahat. Tapos siya, kami lang dalawa, nagre-renovate ng bahay. Pinarerentahan din namin. Galing. Alright. So, international investor ka na rin. Ano? Sana, hopefully. Okay lang. Basta makakaraos ka lang. Yes. I'm sure kasi ang ano naman, ang principle sa pag-invest sa real estate, pareho lang. Di ba? Pareho lang wherever you are located. Siyempre, medyo nagkakaiba pagdating sa mga legal stuff, sa technicality. Pero lahat naman yan pwedeng pag-aralan. Yeah. Alright. So, Aimee, thank you. Thank you very much. Thank you very much for your time. Alam ko, you're very busy. So, ngayon, hapon pa lang dyan. Ano, at alam ko, papasok ka pa sa trabaho mamaya. So talagang napakasipag mo. You're an inspiration and you know I hope patuloy lang na lumago yung investments mo at marami ka pang matulungan sa mga kapwa nating mga Pilipino. Thank you sir. Yes. God bless din. All right, so yun mga deal makers, I hope you were inspired now by our guest, by Aimee. Kahit malayo siya sa Pilipinas, nakahanap siya ng paraan para mag-invest. So whether you're outside of the Philippines or nandito ka sa Pilipinas, walang excuse. Diba? Kailangan lang gawa nating paraan, kailangan mag-aral, and hopefully you consider the Dealmaker Crash Course to help you, to let me help you get you started in your real estate investing. Okay, so with that, maraming salamat and may your deals push through. Salamat din po. Yes. Ingat. Thank you, Aimee.